So, habang minamarinate natin yung ating chicken, so iwan natin mga ilang, mga 10 to 15 minutes, so 20, kung mas matagal, mas maganda, no? Gagawin ko muna ito. So, ito yung ating isang lemon, lalagyan natin siya ng honey. Mga 2 tablespoon lang, okay na siya. Tapos, imimix lang po natin yan, at ito po yung gagamitin natin na pang sauce natin doon sa, ano, sa ating lulutuin mamaya. Yes, good morning ulit sa atin mga ka-followers ko. So ngayon gagawa naman ako ng kakaibang klase ng dish. Ito is chicken. So ika-cut natin ito into very small pieces. So meron akong different kinds of fruits. Pineapple, peach, mango, onion, lemon, garlic. At gagamitan po natin yung sauce niya ng lemon at saka some garlic. Yun po yung gagawin natin ngayon. Titingnan natin kung ano so, ito yung ginawa natin dun sa puts. So, kinat ko siya into cubes. Yan siya. Tapos yung lemon, in-squeeze natin. Tapos kakailanganan din natin syempre ng onion tsaka yung garlic. Tapos yung chicken natin, minarinate ko siya. So, make sure yung chicken yung may skin para pag na inano mo siya, niluto mo siya, magiging crispy siya ng konti. So, minarinate ko lang siya dito sa cornstarch, sa a little bit of layer and purine. Naglagay din ako ng konting paprika, konting garlic powder, salt, at saka po nitong konti ng oyster sauce. Yan lang po yung gagawin natin. Tsaka isang egg. So, gagawin po natin dito is imamarinate po natin siya before po natin ito i-luluto. Pwede mo siyang i-air fry kung ayaw mo ng oil. At pwede din siyang ipa-fry mo kung gusto mo rin po siya ng ganun para makuha na rin yung crispiness niya. So, isi-separate natin siyang iluto tapos mamaya natin siya i-double or isasama doon sa ating fruits pag luto na siya. So, yun ang gagawin natin. Tapos, maganda rin kayo ng breadcrumbs or just a plain cornstarch. Okay na rin. Before mo siya ipa-fry or i-dip, i-ano mo muna siya. I-dip mo muna siya sa isang breadcrumbs or sa corn flour. Okay? So, yan po. Tapos, ang vegetable natin, ang gagawin ko na lang is itong ano na to, kangkong or what people call the water spinach. I-cut ko ito ng very tiny little pieces. Ikukuko po siya. Actually, may recipe na ata ako nito na ginawa ko. Pwede mo na lang siyang i-follow dun sa mga previous videos ko. Yun lang po kasi kasimple tapos magluluto lang tayo ng habang minamarinate natin yung ating chicken. So iwan natin mga ilang mga 10 to 15 minutes o 20 kung mas matagal mas maganda, no. Gagawin ko muna ito. So ito yung ating isang lemon, lalagyan natin siya ng honey. Mga 2 tablespoon lang, okay na siya. Tapos i-mix lang po natin 'yan at ito po yung gagamitin natin na pang sauce natin doon sa ano sa ating lutuin. After natin na marinate, ilagyan ko siya ng konting breadcrumbs. So, ang first ang unang gagawin natin is iluto muna natin siya separately, ano? So, medyo lesser oil lang po ang gagamitin natin para hindi naman po tayo masyadong konti lang, huwag masyadong maraming oil. Importante lang maluto natin siya at maging crispy po siya. Okay? So, subukan po natin kung mainit na siya. Malalaman po natin yan kapag nakikita nyo na yung chopstick dyan, nagbabubble na. Nagbabubble na po siya. So, pwede na yan. Kailangan lang natin. So, kukunin natin siya isa-isa. At ilalagay po natin yun dyan. Yan. Hanggang maluto po siya. Tapos, kailangan din po natin tanggalin ito dito. Pagkaluto na yan, i-separate natin. Natin lulutuin ito ulit kasama ng mga prutas. So, close po ito sa sweet and sour pero very different way po ng cooking. So, instead of using the usual sweet and sour, magawa po tayo, gagamitan natin siya ng honey at lemon para mas healthier po siya.
So, syempre, kailangan din po natin tanggalin yung excess oil nito later on. Okay, lang po natin yung chicken natin. So, balik tarin natin isa-isa. Ayan siya. So, kung kaya mo po siyang mapakrispy pa yan dyan, mas maganda po. Since nilagyan naman natin siya ng ano, konting breadcrumbs, so magkakaroon niya ng crispiness for sure. Mga luto na, pwede natin balik pa rin. Ayan po siya. Huwag po kayong matakot kung anong kalalabasan ng marination niya kasi yung marination na ginamit ko po kanina, it will give you a very nice taste of the chicken. So, dapat siya guys, brown na brown siya. So, make sure mo siyang i-brown. Pag hindi pa siya brown, huwag mo muna siyang tatanggalin dyan sa ano. Kaya nyo pa na mapag-crispy pa siya, di okay. Kung hindi naman, walang problema. Kasi masasag din siya naman pag sinama natin together with other foods. Eh. Pero mas maganda rin kung medyo crispy. So, habang iluluto natin yung chicken, mix natin itong ating lemon and honey together. So, ito po yung magiging parang base na sauce niya din sa ating noodle mamaya. Mix natin siya mabuti. So, yan na. Yung iba dito is luto na. Tatanggalin na natin siya. Magay natin dyan para matanggal natin yung mga excess oil niya. So as you can see guys, ito yung pinagdutuan natin. O tinanggal ko lang, binawasan ko lang yung oil niya. So fire lesser yung oil. So medyo fire lang natin. At tapos ilalagay natin na yung ating garlic. So you can use any other tools po. Pwede po ang kiwi, pwede po yung any other tools na gusto nyo. Pwede yan. Wala pong problema. Kahit nga po, blackberry, blueberry, pwede po nyo isama dito sa recipe natin. So, ayan po siya. Ang garlic, mabilis po, no? So, kasi nainit na yung pan natin. Lalagyan lang po natin yung ating onion. So, itong onion na ginamit ko, hindi masyado itong mga pang-salad style na onion kasi ito. So, hindi mo kailangan na itong tabi na. So, medium heat lang po kasi hindi natin kailangan itotaligo itong ating fruits. So, kailangan hindi siya matotaligo. So, pag nakita nyo po na medyo luto na po ang ating onion, medyo iluto natin ng konti. Mabango na siya. So, nilamoy ko na siya. Yung onion. Ilalagay naman po natin ngayon yung ating fruits. So, ito na po yung ating fruits. So, ito yung mixed fruits na kinat ko kanina. Tatlong klase po ito. So, yung pineapple, yung mango, tapos po yung ating peach. So, be careful lang po para hindi po siya yung mag-urok siya. No? So, kahit hindi natin siya kailangan na puliko kasi fruits naman can go na hindi masyado luto. Ang kinukuha lang natin, ito yung juice na nandito sa sa fruits niya. Iba po kasi yung lasa niya na pagkasinama natin. And then, mga ilang minuto lang po, wait lang natin ng konti.
So medyo hayaan natin na medyo lumabas-labas yung ano yung juice mula po sa fruits, no? Kailangan natin 'yan. Kasi yan po yung magpapatamis. Pagbibigay po ng kakaibang kick po sa ating recipe na 'to. So ngayon po, ilalagay, babalik na po natin yung ating chicken sa kanya. Ipasok natin. So tinanggal na natin yung excess oil niyan. Yan na po ang chicken. Pinalik na po natin siya together na po sa mga fruits. So wag mo po masyado siyang haluin. So medyo like lightly toast lang po kasi lubo na rin naman yung chicken natin. And then saka po natin ilalagay yun ang ating mixture na lemon at saka po yung honey natin. So i-boost lang po natin siya dyan. Makikita niyo po siya na magbibigay po yan ng magandang aroma. So, kailangan po natin i-mix ng maayos. And then, pag ano na po niya, pag na-absorb na po nila isa't isa ang bawat isa, so pwede na po natin siyang i-turn off. Napakaganda po dito. Ito po yung ating chicken cooked sa fruits. No? Three kinds of fruits para po sa lunch natin. Maganda po ito sa rice or kahit may fried rice po kayo.